Good evening mga kapuso, it's Wednesday night once again and welcome to Just In! Palakpakan! Ayan, ating besigaw na. Patapos na, malapit nang matapos ang ating season 4. Habang nalalapit yan, siyempre kailangan pasaya ng pasaya yung mga episodes. At pinaghahandaan na namin ang season 5, kaya sana abangan niya. Baka magpahinga kami ng mga ilang linggo habang pinaprepare namin yung season 5, pero sana abangan niyo lang lagi ang Just In. At bilang sinabi ko na dapat special yung mga guests natin, etong guest ko ngayon, special to. Magaling! Ha? Hindi, totoo! Para sa akin, sa basketball, para sa akin ha, kumbaga sa basketball, siya yung ano, most improved player at saka rookie of the year. Para sa akin, sa mga artista. Kasi lintik yung in-improve nito sa actingan at saka yung mga trabaho, sabay-sabay. Minsan nabubuisit na nga ako, ang daming trabaho nito eh. Tapos ako, wala. Hindi, totoo. Mga kapuso, Kelvin Miranda. Palakpakan! Hello mga kapuso. Kumusta? Kumapasa ako. Okay naman ako. Ito. Masaya. Masaya. Masaya naman. Masaya. Walang ano, busy? Busy sa trabaho? Busy ako. Prepare sa panibagong trabaho na binigay ng gym. Ayun. Pero bago lahat, salamat sa invitation dito sa Justin. Oo. Thank you din kay Tyrone sa iyong manager. Siyempre sa Sparkle. Thank you. Kasi maraming natatakot magpa-interview sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam eh. Marami. Kahit mga taga-GMA, ayaw mag-guess sa akin. Actually, parang kinakabahan na nga ako ngayon eh. Oo. Lahat ng napag-usapan natin kanina, patay ka. Ano na pala, yung pre-game. Oo, pre-game na yun. Medyo inano na kita eh. Ngayon, dito sa Just In, ang ano ko lang naman, eh makilala ka ng mga followers mo, ng mga bashers mo. Para na alam nila kung saan ka nang gagaling. Para na alam nila kung saan ka nang gagaling, di ba? Mas makilala. Oo. Hindi, kasi kumbaga sa mga ibang interviews sa ating mga artista, hindi naman alam kung saan tayo nagsimula, kung paano tayo nagsimula. And yun ang goal ko dito, no? Gusto ko makilala tayo simula pagkabata natin. So may mga hinanda kami mga pictures. Ang tawag dito sa portion ko, no. Okay, so ito yung mga pictures natin. Nice. Oh, okay. Bata, saan ka pinanganak ka? Sa Caloocan. Sa Caloocan na ako. Oh. Okay. Ilang kayong magkakapatid? Malaki ba pamilya mo? If I may ask. Sa tatay ko, tatlo kami. Ako yung middle child. Okay. Meron akong utol. Mas maganda sa akin. Meron na siyang anak ngayon. Tapos yung kapatid ko na babae na bunso. Yun yung pinag-aaral ko ngayon. Pinag-aaral mo. Pero nung when you were younger, kumusta ang ano, childhood mo? Okay. Hindi ako lumaki. Ako yung tipo na bata na lumaki talaga sa labas. Yung kalye talaga. Nalaro ko talaga lahat ng gusto kong laruin. Hindi ako lumaki sa tapat ng computer. So, hindi ako techie na tao. Actually, until now, medyo sa SOCMED, medyo hindi ko siya gamay. Bihira yung ganyan eh. Sorry, ilan taong ka na ba? 24. Bihira sa mga edad mo yung ganyan na hindi techie. Kasi somehow, ang buhay ng mga bata ngayon, puro ganyan eh. Oh. At importante. Pero kailangan ko mag-adjust dun sa stage na yun. Kasi nasa ano na tayo eh, parang digital world na eh. Lahat. Correct. Nasa social media, lahat, nandun eh. Kahit kung ano pang sabihin natin, nandun na talaga eh. Nandun na yung pinagbabasihan. So, advertisement. So, kailangan talaga ng social media. Pero ikaw, nung bata ka, naligo ka sa ulan. Oo, talaga. Ligo sa ulan. Tumakbo ka, nakahubot-hubad sa kalye. Hindi naman, nakabrip lang. Nakabrip. Oo. Bakit? Ang sarap kayo. Kaloob. So, ano kumbaga, batang kalye ka talaga. Nag-aral, yes. Saka nag-aral? Nag-aral. Nung elementary ako, dun lang din sa amin, sa public school, high school, sa Caloocan, high school din. And then, nag-stop ako ng grade 11. Kasi nga, dun na ko nakilala si Sir Tyrone. Pero nag-home study ako ngayon. So, kasabay nung... How was it growing up na sa public school ka nag-aral? Masaya. Iba yung experience kasi marami ka talagang may experience na hindi mo ina-expect. Hindi ko rin naman alam sa private. Pero iba sa public eh. Sobrang... Siguro, choice lang din ng mga bata or kami na maging sobrang malaya habang nag-aaral. Nung bata ka, studious ka ba? Mahilig ka mag-aral? O medyo may pagka... Ang dating mo sa akin, medyo bulakbol ka eh. Oo, bulakbol. Hindi, balance nga. Sinasabi ko balance. So, nagagawa ko yung mga trips. Pero, nag-aaral pa rin naman.
Pero kasi nahilig ako nung bata ako sa pagdodrawing, pagpipinta, tapos na-discover ko yung music. Ayan. Lahat naman ng sports na laro ko, basketball, volleyball, badminton, nag-taekwondo din ako, nag-arnis din. Madami naman ng sports, chess, billiards, lahat yan, nalaro ko siya. So, hindi ako talaga sa computer, as in lahat yun, in-explore ko siya. Ayan. Paano ka na pasok sa, ano, nung na-meet mo si Tyrone, yun, dun ka nag-artist? Actually, si Sir Ty, na-meet ko siya sa ate ko, common friend ng ate ko. So, parang, nung in-introduce ako nun, sa, hindi pa talaga ako sure. Kasi, dati, Kuya Pao, extra lang talaga ako. Kasi, naglalakad lang talaga. Gusto ko lang din sa mideline, para kumita ng extra cash, ganyan, para sa pambaon sa school. Nagsimula ka nung pambaon lang talaga. Wala hindi ko iniisip na gusto ko talaga mag-artista. Kasi pero, hindi ka pinagtrabaho ng ermat mo. Hindi naman. Kumbaga choice ko na kasi syempre hindi naman din ako sa lumaki nang may gintong kutsara sa bibig eh. So salat kami sa buhay. So sa murang edad natuto na ako dumiskarte. Bago yung sinasabi mo mga racket para mag-artista, ano pa mga ginawa mo mga racket? Nagbebenta ka ba ng mga sagot sa school? Ano ba? Hindi, yun. Mga nangangalakal din kami. Anong isipin nun? Isipin, yung mga, alimbawa, yung mga bote, yun yan. Iipon namin yan para ibenta sa junk shops. Okay. Pero nung nagsimula ka mag, ano ba, talent? Talent, as in lakad lang talaga. So, isama lang ako ng mga kaibigan. Magkano kinikita mo doon? 700 lang. 700? Di na masama. Di na masama. Anong taon yun? 2015-16. Anong ginagawa mo? 700? Lakad lang talaga. Hindi. Dinidiscard ko para kumasya yun sa ano. Kasi hindi naman, noong time na yun, hindi naman ako laging tinatawagan or di ako sinasama lagi ng kaibigan. Bihira lang din talaga. Pero, yun yung experience ko. Una, lakad lang. Tapos parang yung kay Sir Ty, yung unang experience ko talaga na natutukan ako ng ilaw, ng camera, yung extra pa din naman yun. Talent pa rin naman. Kaya lang, meron ng exposure. May ano, close-up ba yun? Close-up. Sa pelikula. Kailan ka nagka-dialogue? Actually, may dialogue ako rin pero dinab eh. Kasi sobrang pause ko yun eh. Since laging puyat. Tapos, bargada, gano'n. Yun yung buhay ko noon. So, well, dinab siguro nila. Dinab yung boss. Anong sinabi mo? Open-minded ka ba sa business? Yun lang. Nung may dialogue na magkano na, 800 na yun. Same na yun. Same libo yun, pero may bawas yung ano. 30%. Diba? Okay rin. Pero yung unang kita mo, siyempre nung kabata mo, medyo pala, uminom ka ba? Palalabas? Actually, maaga ako na-expose sa ano yun. Sa realidad sa mundo. Kumbaga, maaga ako uminom. Kumbaga, wala naman nagturo, pero curiosity ba? Gusto ko kasi explore nung bata ako. Sabi ko, tinikman ko siya. Away. Madalas. Ano ka, starter ka? Hindi naman ako starter, pero talagang malapitin. Bakit? Hindi, kasi tawag kasi sa akin, peking tisoy. Peking tisoy, kasi tisoy ka, pero jologs, parang gano'n yung dati. Peking tisoy ito. Ganun. Tapos, suntuhan yun. Hindi, syempre, sila yung nanguna. Tinuruan naman ako ng tamang ano ng magulang ko. So, hindi talaga ako yung nagsisimula. Hindi ka nagsisimula. Nagtatanggol ko lang yung sarili ko. Pinagtatanggol mo. Pero yun na nga. Syempre, gulo. Marami. Oo nga. Halos. Kailangan ka nagsimula. Wala lang. Ako. Si Tyrone natataranta. Ano tinatanong dito? Sige. Next picture tayo. Alam natin yung pinagano. Ayun. Yan, nagsimula na yung ano. Ito. Career mo. Kailan ka nagsimula basically sa anong pinakauna mong ano? Kasi nag-ABS ka eh, di ba? Nag-workshop lang ako. Nag-workshop ka. Pero hindi ko rin natapos yung workshop ko dun. Siguro mga lang sessions lang. Parang hindi ako decidido talaga. Okay. So, nalilito ako, confused kung tutuloy ko ba talaga or gusto kong mag-aral. Yung time. Saka, noong una, hindi kasi talaga sinusuportahan ng magulang ko. Ayaw nila? Bakit? Mas gusto ng tatay ko natapusin ko yung pag-aaral ko. Pero yung nanay ko, sinasabi niya sa akin, kung ano yung gusto mo, yun yung gawin mo.
Pero yung tatay gusto niya mag-aral bago ko pasukin doon. Sabi ko kasi, yung opportunity, lumalaktaw yan eh. Hindi right. mo na mababalikan yun. Yun yung pananaw ko naman. Na pag lumampas yan sa atin, hindi na natin yan mag-grab pabalik. So, madali na naman bumalik sa school. Hindi naman ako mahihiya kung medyo ahead ako sa mga magiging kalasi ko sakali. Wala naman sa akin yun. Ang importante lang is gusto ko muna yung opportunity yung kinuha. Oh, oh. Basically, anong tinapos mo? Dapat gusto ko kasing kunin, kuya, mag-culinary. Oh, yun yung okay, sigurado okay. na ako ngayon. Pero before, gusto rin mag-architect, gusto rin mag-engineer. Pero napunta ako sa culinary. So ngayon, pag magkaroon ng opportunity, ba magkaroon ng time na hindi ka gusto mo culinary? Actually, next year, plano ko na. Ah, talaga? Bakit? Pero ngayon, marunong ka magluto? Nagluluto talaga ako. Ooh, okay. So yun yung first ano ko sa TV. Eh. Okay. Yung Lost Recipe. Yun okay. Yung first breakthrough ko talaga sa TV. Sa GTV, The Lost Recipe, dalawa kami ni Mike Pintos. Chef ako dun. Okay. So dun ko na-discover na, ito pala talaga, masaya ako talaga sa pagluluto. Kasi pag may mga nangyayaring eksena dun nagluluto, ako talaga yung gumagawa. Okay. So nag-enjoy ako. Mga pelikula ko talaga na unang-una, eto, yan, dyan ako sa mga minor beat role ko, yan, sa Haunted Forest. Tapos, eto, medyo maganda yung role ko dito sa Class of 2018, eh. Kasi, ano yan, eh, infected ako, zombie ako na-infect. Na-infect ako dyan, eh. Pero tisoy ka? Hindi, pero, ano tisoy ko dyan? Tisoy na zombie ka dyan? Ako yung nag-assassinate sa ano na lahat na kumakantang zombie. So, maganda yung kumakantang role ko dyan. Kumakantang zombie ka? Kasi vocalist ako dun yung role ko. Okay, okay. Banda, tapos... Yun yung nanatili sa... Sa utak ng zombie. Utak. So, pinagkakain mo yung... Pinagpapatay ko sila. Zombie, kinain mo. Zombie. Anong kinakain mo? Lalaki o babae rin? Hindi ko alam yung time na yun. Hindi, tinatanong. Para lang alam ko kung saan galing yung ano, yung pagkakain mo. pero, GMA na yung ano eh, di ba? Yung Lost Recipe, GMA na. Na siya eh. Kailan ka nakapasok sa GMA? Kailan ba to? 2017, yung unang-una kong exposure sa TV, yung Maynila. Maynila. Every Saturday, third yung una kong role. So doon ko na, yung hindi ko alam yung gagawin ko, saan ako tatayo dito? Lang hindi ko pa alam yung blocking ko. Pero ang stiff-stiff ko, ganun, sabi ko, Kelvin, hindi ka nga rito, nakapag-ano ka na ba? Sabi ni Direct Phil, which is okay, si Direct Phil. Phil Noble, oo. Talagang, ano siya eh, nagtutuwa siya. Bait, correct. Relax ka lang, huwag ka masyadong ano. Sobrang in character ko naman daw. So sobrang nerd. Masyado ng hype yung pagka-nerd. So bukasan natin konti sa TV tayo. Sabi ko, sige po, okay lang po. Kasi first time ko palang umarte. Yun yung unang-unang sabi ko. Nag-enjoy ako dun sa pag-arte. Parang simula nun, dun ko na nasabi na parang, sige, bibigyan ko ng chance yung sarili ko na tahakin to. Na seryosohin yung bagay na to. Tapos yun. Nag-sign na tayo sa GMA, di ba? Pero una kami nag-sign sa Regal muna. Oo. Kaya nagkaroon ako ng mga bit roles sa ano, sa movies. Pero nung nag-bubble ka, nakailang guesting ka sa bubble eh. Ano ka na nun? Nakapag-Lost Recipe ka na ba? Hindi pa. No? Bagong-bago pa ako nun. As in, hindi ko pa rin talaga. Oo. Kahit nandun na ako sa bubble, hindi ko pa rin talaga alam. Wala. Kaya ako sa tinatawag na most improved kasi nung bubble, wale eh. Wala talaga. Hindi, totoo. Tuod eh. Legit. Alam niya yun. Kaya nga lang. Nahihiya kasi ako sa nila eh. Paano? Sobrang nahihiya. Kaya nga binabastos ko siya eh. Para sige lang, para alam yung, na niya. Sige, pao talaga yung... Ginaganong-ganon ko yung ano niya kasi alam laki ng umbok eh. Hindi, akala ko sabi ko, pare, wag ka nagdadala ng ano, takore kapag magtitape eh. Wag ka magdala ng takore tsaka nakalagay sa bulsa mo. Ito na, ganun eh. Nung nakita ni Totoy Mola, naiyak eh. Eh, totoo. Patingin nga, mayroon yung dalawa dyan. Hello, hindi na dala, hindi na dala. Buti din mo dinala. Umakasenso ka na. Hindi, kasi wala. Sana, sa atin na lang. kaya yung ano eh, yung mukha niya, peking tisoy, pero ito, totoong tisoy. Hindi, pero totoo, nung after nung bubble mo, sabi ko, tapos nakita ko ita na, yun nga, nag-Lost Recipe ka, tapos, ginawa mo yung kay Beauty. Tapos nakita ko, kaling itong batang to ha. Sabi ko, bakit itong bubble hindi siya ganun ka ano? Nagulat lang din ako kaya kasi parang nag-self-taught na lang din ako sa acting kasi hindi ko natatapos yung mga workshops ko. So parang
yung natutunan ko sa experience na talaga. So, lagi lang ako nag-observe, ganun. Parang nanahimik lang ako ng matagal. So, parang nung nag-start yung Dead Kids, matagal ako naging Dead Kid kasi ang hirap umalis dun sa character. Okay. So, parang nag-start dun, observe na lang ako ng observe. Hindi ko naman sinasabi na magaling ako or hindi ko naman binibig deal kapag may maganda ako nagagawa. Mm-hmm. So, the certain time, nagsasabi na, oy, okay ka dito, okay ka dyan. Hindi, kulang pa, kailangan ko pang, mm-hmm. lagi naman ako ganun, parang, gusto ko lagi, kung magaling ako ngayon, gusto ko mas magaling ako bukas, or mas magaling pa ulit sa kinabukasan, ganun. Ayoko mag-stop na matuto. Correct, yun correct, lang correct. Yung pinangawaan. Kasi hindi naman talaga ako magaling, pero, yung kaya ko lang ipagmalaki, is yung passion ko sa ginagawa ko. Na willing ka rin matuto. Yun naman importante. Speaking of Dead Kids, third ano tayo? Sa area. Ayan na yung Dead, ano mo, di ba? Dead Kids. Ano dead yan kids. Makukonsider mo ba yan na isa sa pinaka break mo in terms of, ano, first, that's the first Netflix original na Pinoy. Tama, Pinoy film. Pinoy film. Oo. Tapos, ang ganda ng role mo dyan, critically acclaimed, may mga napanalunan ka. Na nominate original na best actor. Ito yung, gaya na ang kinukwento ko kanina, siya talaga yung na first role ko na malaki. Kasi from audition, from scratch. Actually, mayroon nga akong kwento dyan mali ako ng napasukan na role. Kasi, nung pinag-audition ako ni sir, ang binabanggit niya sa akin na pinag-auditionan ko yung isang film. Okay. So, pero, ibang pelikula. So, pagpasok ko dun sa audition room, ito po, ganyan, hindi ko nakita si Direct Mate. So, parang nandun lang siya sa solo kasi tahimik lang siya nasa monitor. Ito po ba yung, ano, yung Super Zero? Sabi ko, hindi, Dead Kids to. Alam mo ba yung pinapasok mo? Sabi ko. Tapos, iba yung in-audition ko dyan. Yung in-audition ko dyan, yung Blanco. Ibang yung, role? Ibang role. Si Blanco yung in-audition ko dyan. Saka yung role ni Khalil. Okay. Yun yung in-audition ko. Pero si, yung director mismo yung sabi na, sige nga, try mo nga itong gawin sa Santa Maria. Hindi ako prepared. So, sabi ko, sige po, okay lang po, basahin. Hindi, wag mo na basa, improv ka na lang. Bigyan ito scenario, ganito, gano, gawin mo siya. Tapos yun, hindi ko in-expect na makukuha ko dun sa film kasi since yung pina-audition sa akin, bida. So, in-expect ko, mas kilala yung kukunin. Correct. Tsaka online to, hirap magpakita ng ilas online, ha? Hindi pa namin alam, hindi, ano siya, nung nag-audition pa kami, ano pa, physical pa. Ah, physical before pa. Pandemic. So talagang literal pumasok ka sa kwarto. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Ganun. Buti hindi ka pinalabas. Hindi. Pinanindigan ko na lang yung ano. Kasi, pero nahiya ako. Sinabi nila, ano mo ba yung ginagawa? Harsh yung pagkasabi nila. Pero natatawa din sila sa sitwasyon. Ano ba yung ginagawa mo? Parang kang naligaw. So, pinapasok lang po ako ng manager ko dito. Sabi ko, yun. Hindi ko in-expect na makuha ko. Yan yung first time ko na talaga nagbigay sa akin ng mga magagandang opportunities dahil din naman sa Dead Kids. Yung One Who Got Away, ano yun? After Lost Rescue. After Dead Kids yun. After Dead Kids, pero hindi pa lumalabas. Na-shoot na namin. Okay. So parang after na ma-shoot, ganyan. Hindi pa rin namin alam na Netflix original siya. Oo. Yun pa lang yung One Who Got Away namin ni Angel Miranda. Yung pagtuloy-tuloy mo ng trabaho, I assume hindi mo sa expected. Oo, kuya. As in, yun, nagtitaping ako ng Bubble, nagsishoot kami nung class of 2018 nun eh. Oo. Galing kami Subic, tapos babalik kami ng ano, ng Bubble, tapos magtatawag ng taping ulit. Ganun-ganun kami nun, so parang, naniwasa na yun. Oo, parang, ma, pagod na ako. Kasama ko. Ayaw ko na. Hindi naman ako maayaw, pero parang, ba't ganun? Parang nararamdaman ko yung pagod, yung pressure, yung stress, ganito pala yung trabaho talaga. So, paano pa pag dumami opportunities, ready ba ako dun? Mm. So, yun doon na nagtanong, so, kaya ko naman, sige, kaya ko. Kinaya ko nga ngayon, yung pati ko pakakayanin. So, doon na nag-start. In-expect ko na lagi, ganito yan. Okay, ganito yan. Kailan naging supportive yung airpat mo? Na sabi mo, ayaw ng airpat mo mag-artist. Yan, ito. Yung lumabas yung Dead Kids, nung in-invite ko sila manood, airpat ko kasi siya yung best, ano, most critic person sa akin. Okay. Ba't ganito? Ba't ganyan? Siya lagi yung gano'n, which is okay naman. Kasi tama yun. Natututo naman ako dun eh. Parang, dun, nung nakita niyo yung Dead Tulong yun, parang hindi kayo umabang. Ito, para ano mo yun, pahambang mo yun. Sabi, parang, ayos ka dito ah. Sabi niya, ayos ka dito ah. Palakpakte nga mo nun. Parang, ako naman, hindi ko parang siya binig deal, pero natuwa ko siya, na-appreciate ng tao. Hindi lang airpat ko, pati yung marami. Na ayos ka dito, okay ka dito. Tapos,
napag-usapan sa online. Wala akong social media noon. Hinahanap ako ng mga tao, ng mga fans. Wala kang social media? Nung... Meron, pero hindi ako active. Pero parang okay. Sinabi nila, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan, inaabang ka ng mga tao sa paggawa ko ng Twitter. Fuck, umalo agad ako ng, ano, ng 70,000 a day. Siguro mga 2 days. Anong, oh. Ano mo nun? Ano ang profile picture mo nun, yung dito mo? Hindi, hindi. Boy Tore. Profile picture, ganun yung ano, picture namin dun sa Dead Kids. Oh. Sila yung naggawa ng mga ano, sila so, nagpa-trend sa... So, sanay ka na, kumbaga, medyo nasanay ka na gustong-gusto ka ng mga tao. Oo. Oh, which is, para sa akin, hindi ko rin dapat siya binibig deal. Kasi once na narating mo yung estado na yun, kapag nawala naman sa'yo yun, medyo iba rin yung magiging dating sa'yo. Kaya, correct, correct. Binabalaan siguro din yung emosyon ko kasi mahirap pagka nalagay ka dun sa lalaki ulo mo. Oo. Oh. Parang... Sino nagtuturo sa'yo niyan? Wala, sariling ano ko lang siya. Parang may hindi kasi ako magsulat pa po eh. So parang kung ano yung thoughts ko. Pag di siya magsulat. Okay. So sinusulat ko siya or sa phone, ganyan. Tula, tinutula ko lahat siya. Ah, okay. Ganyan. Kapag hindi malinaw. So parang natututo ako sa sarili ko tsaka sa mga pinapakinggan kong kanta. Yung, teka, naano ko dun sa tula eh. Ano ba yun? Therapy mo sa sarili mo? Oh, okay. Siya. So parang pag may realization ako, instead na ikwento ko siya, kinakwento ko siya sa tula. Okay. Ayan. So, pero hindi siya yung metaphorical kasi ako magsulat. Hindi okay, siya okay. Yung hindi, ano, lantaran. Literal na ano. Okay. Kung ano yung nararamdaman ko lang, yun talaga. Okay. So, doon ako natututo. Eh, nagkaano ka pa? Album? Di ba? May so, magaling ka kumanta? Hindi naman ako magaling, kuya. Sakto kumaga, lang? Sakto lang. Anong ginagamit mong mic? No! Ano gamit ko? Minsan, pero... O di, iba yung gumagamit niya. Nananahagan ako. Iba yung gumagamit. Tulong po, tulong po. Mic check, 1, 2, 1. Hindi, pero, saan ka natuto kumanta? Hindi, airpot ko kasi kumakanta talaga siya eh. So, pati yung kapatid ko na bunso, parang 4th year high school ko lang yata nalaman. Kasi may iligaw sa instrumento. Okay. Iligaw tumugtog, pero hindi ako kumakanta. Okay. Tapos, na-discover ko lang, okay pala yung boses mo, Kelvin, no? Para may nakaka-appreciate pala. So, parang doon nag-start nung ginawa ko na siyang talent, yun. Ginawa mong talent? Pero nag-ensayo ka pa? I mean, nag-voice lessons ka? Wala? May mga ginawang voice lessons, pero nakatulong sa akin yung stage presence. Yun yung natutunan ko. Kasi sinasaba kami sa stage, para kumanta. Kanta ka dito. Eh, si sir, kung saan ako dinadala niyan. Ah, okay. Which is, ano naman yun sa... Saan mo pala dinala ko eh. Oo, kaladkaring pisoy na yun. Oo, kaladkaring pisoy ka na. So, kung saan din ako natuto. Kumbaga, pati sayaw? Sayaw. Kapag may nagturo, okay ako. Pero, before... Freestyle. Hindi ko kayo ganun. Tuturuan kita. Ayaw mo. Ang TV Kids to. Ang TV Kids. Nabuto mo ba ang TV Kids? Hindi na. Pero napanood ko ilang ano mga clips na. Naka-app, nakapanood ka. Parang history na history, sa school yan eh, no? History na sa school. Pero, yung kay Beauty, feeling ko isa yun sa, ako, yun yung, to be honest, yung luto, parang feeling ko ang big break nun for you kasi biglang si Beauty ang kapark. Yes, actually, yung time na yun, para mas, nag-prepare talaga ako rin eh. Siyempre, kinakabahan ako, Beauty Gonzales. Bago, nung nag-meet mo eh, nakita ko eh. Nakita ko eh, meron ako isang ko sa kotse. Parang may ganun eh, di ba? Okay to. Sabi ko siya, napanood ko eh. Sabi ko, hindi, kasi di ba, nakakailang yun. Beauty na, di ba? Kaya nung unang-unang kita namin, ang lago pa. Ano, malaki pa ako. Oh. Tapos nung nakita ko kasi siya. Malaki pa naman. Alin? Ay, hindi. Taguna eh. Taguna pa. Bakit parang pababa mo na? Inikit ko na. So parang nag-prepare ako. So hinabal ko yung physique niya para mas magmukha akong bata. Okay. So okay naman yung kinalabasan. Yung sinasabi mo na may, kaya nagpapayat ka kaya. Sino nagsasabi sa'yo nun? O ikaw lang yun? Choice ko lang. Ito nga yung pinaghahandaan ko nga yung pelikula. Nagagalit. Yung nga, narinig kita kanina eh. Nagagalit nga sila. Oh, ba't ganito na? Itsura mo na to, Kelvin. Matured ka na. Ganyan. Bawasan mo na to. Ganyan. Hindi pa naman kasi ito yung ano yung goal ko talaga. Hindi pa ito yung ina-achieve ko. So tina-tone down pa namin siya. Kasi gusto ko siyang ano eh, gusto kong patunayan.
nag-source yung patunayan sa sarili ko, hindi naman sa mga tao, pero okay, sa sarili ko, yung disiplina ba, pagka meron akong pinag-aandang room, oh, gusto ko siyang bigyan ng remark. Kumbaga, recall sa tao, oy, ito siya dyan, ito siya dyan. Oh, iba-iba. Iba-iba rin siya. Hindi ko gusto yung, ah, si Kelvin to dito, nakikita ko pa siya. So, gusto ko may pagkakaiba-iba sila. Hindi pare-parehas. So, mahirap yun, ha? I mean, tsaka lalo kung ikaw lang nag-iisip. Pero pag, lalo na pag may requirements yung director na binigay sa'yo, oh, ito, kailangan ko to. Kailangan ko yung ganyan, kailangan ko yung ganito. Sabi ko, sige, syempre, bibigay ko yung best ko para i-achieve yun. Mm. Pero kung okay na sa kanila, pero para sa akin kulang. Ah, sige, sige pa. Ito. Kasi kayo na puro itlog. Oh. Tapos puro ilang itlog na kinain mo? Ngayong araw, 12 na. 12 na? Yung apat dito kanina, pang-12 na yun. Tapos mamaya uli. Buong araw? Ano, apat? Puro ano lang, puro whites lang. Egg white lang. Wala yung yolk. Yung puro puti lang. Puro puti. Oh. Nakakaputi na. Yung ano, wag puro itlog. Nakakaano. Pero nakakakinis. Totoo, science yung nakakakinis. Nawawala yung guhit. Nawawala yung guhit sa gitna at saka yung pores. Maganda ka to, mapas. Maganda yung umuha. Hindi, pero kasi, believe ako sa disiplina na ginagawa mo. Kasi hindi naman lahat ng artista, pati physical, ika nga, binibigyan ng, ano, ng oras. Ako naman kasi pagka, hindi ako natatakot magtanong, pag di ko siya alam, tatanong ko talaga sa director, sa writer, or sa mga katrabaho ko, ano ba ito? Parang di ko siya naiintindihan. Ano ba? Naiintindihan mo ba siya? Baka mas maintindihan ko pag meron kang senior na perspective or point of view mo. Ano to? Ganun naman ako may pagtrabaho. So parang, lalo sa director, direct, ganito po ba? Ganito pa. Hindi ako niya magtanong eh. Kasi, good. Ayaw hawakan yung bagay ni hindi ako sigura. Correct. So, siguro yun yung nakikita ko nag-improve sa akin. Yung pagtatanong ko lang ng pagtatanong, natututo ako sa sarili. Natututo, correct. Yung acting, paano mo iniiba-iba? Kung physically na nakakapagpalit ka. Kasi parang ang trato ko sa sarili ko, eh, canvas ako. Pag pumunta ako sa set, okay, bibigyan ng direction ng director. Okay, yung collaboration na yun, magtutugma kami sa, kukwento niya sa akin kung ano yung vision niya. Ako as an artist, lalagyan ko ng sarili kong timpla. Okay. Kung paano ko ikukwento sa sarili kong para. Hindi lang naman ako yung sunod lang din ang sunod sa kung ano yung bibigay nila. Siyempre may mga impulsiveness na lumalabas sa atin. Yun yung natural na reaction ng katawan natin, lalo kapag na-invite na natin yung character. Okay. So, may mga nuances na lalabas din dahil sa character mo, dahil sa nangarap mo. Hindi ko siya iniintindi. Pag sinabi lang yung director, ayaw mo nito. Baka sinabi ito, palit. Okay lang sa akin. Open ako, hindi ako na-open. Napagalitan ka na ng director na malala, meron ng director na kahit yung mga talent days mo hanggang ngayon na naka-experience ka na na-bully o na pagaling. Bully na ako. Nabully na ako ng director. Ng director, sino? May mga artista rin na ako. Oo, sino? Eh, sino artista yun? Malamang masikat ka pa dun ngayon. Ewan natin. Pero dumating din paano ako. Paano ka binuli? Sa director, binuli ako ang director. Kasi parang okay na yung material eh. Para sa akin, pare-parehas ng energy. Pero ako kasi hindi nagre-reklamo eh. Pero putik kasi talaga yun. Kuya Pao, hindi ako nagre-reklamo eh. Oh. Pinagulong ko talaga sa putik. Oh. Okay, putik. Tapos sugat-sugat na ako. So okay lang yun sa akin. Sabi ng director eh. Sige, sabi ng director. Ginagawa ko siya. Siguro mga 8 times or 9 times na. Gusto niya pa rin paulit sa akin. Nang paulit-ulit, pinagugulong niya lang ako sa... Ooh. Tapos parang may times na hindi naman ako yung nagdadamit sa stylist yun. Ba't ganyan yung suot mo? Marunong ka pa? Ha? Gusto mo ikaw yung mag-director? Ganon. Ginaganon niya ako. Tapos para may pinasosot sa akin na... para sabihin lang yung hindi magandang sabihin. So, ah, pinag-headset ka? So, TV yan? Yun. Sa team. Yan. Pero yun yung unang-una. So anong show yun? Pinaalam ko rin yung show. So parang yun yung first time ko na-experience. Tapos parang... Hindi ka nawalan ng loob na... Hindi, nagtataka ako. Ba't parang init ng dugo sa akin ito? Parang wala naman akong ginagawa sa kanya. Pero di ko naman siya binibig. Sabi ko, sige, okay lang yun ma. Ganun talaga eh.
Pero airmask ko, nakikita niya, umiyak na siya. Siya nakikita ng mami oh, nanay mo nakikita to? Nakikita niya. Hindi niya airmask ko eh. So parang, ba't naman ganun? Basta, hindi, ganun talaga. Hindi tayo pwede magreklamo eh. Ganun. Ganun dito eh. So, kailangan matigas talaga tayo. Oh. So, yun. Diretso lang. Tuloy-tuloy lang hanggang sa umabot sa punto na parang personal yung galit sa akin. Pero, inahayaan ko lang. Hindi ako lumalaban. Never mong tinanong? Eh, ano? Hindi. Pero sinasabi ko, direct hindi po ako yung damit sa akin. Oy, direct hindi po ako yung... Sumasakit ko pa. So, nananahimik na lang ako lagi. Tinatry kong i-defend. Buti hindi inupakan ng tatay mo ng airman. Hindi na namin sinabi sa airport. Ay, pero, ngayon, alam na niya. Sige, check na yun. Pakanapin ng tatay mo. Sino niya? pero nakatrabaho mo siya ulit after that, Dina? Or nagkita pa kayo nakikita after that? Nakikita kami after. Ah, kumusta? Kasi ako naman, ano naman siya, na ay, direct. Nagbigay ng compliment naman. Hindi mo ginanon? Hindi naman. Dapat sinampal mo ng direct, ito ha. Sinakta ako ngayon. Hindi naman. Okay. Okay, wala lang, na-appreciate ko rin naman yung pagbati niya nun kasi in-approach niya ako eh. Siya, naiya ako eh, so para direct sabi. Hindi ka naman na trauma after that. May fear na sa ibang mga direktor. Nagkaroon ako nun, syempre. Talaga? Oo, na parang ganun din ba siya? Parang ganyan. Oo. Kaya ngayon, di ba parang kanina nagtatanong ako, ba't siya yung direktor? Yun na yun. Doon galing yun, kuya. Okay. Nagtanong siya sa akin. Kung gusto ba isang direktor sa makakatrabaho na nakatrabaho. Doon siya galing sa ganung fear. Yun. Kaya hanggang sa kung ano lang yung para... Ina-anticipate ko ba? Oo, para ready ka. Para ready ko yung good and bad sa ano sa mentalidad ko para hindi ako ma-shock pag nandun na ako. Okay. Bait mo ha? Fairness to you. Next picture tayo. Medyo ano to? Medyo napag-usapan natin lahat ng success mo sa mga shows mo pero hindi nawawala dyan yung struggles natin sa buhay. Oo. Oh, yeah. And then, noong 2021, nakwento mo ba? Or di ko alam, may lumabas na you were diagnosed to be bipolar? Bipolar 1. Why? Bipolar 1. Bipolar 1. Ano ibig sabihin? Ano siya eh, kuya, base sa explanation ng psychiatrist, severe siya. Kumbaga, yung emotions namin ng mga bipolar 1, parang hindi ka napupunta talaga sa middle if pupunta ka sa highest talaga. Highest agad. And then, bam, lowest. Highest to lowest. And agad. Then lowest to highest. Ganun siya. So, pag i-trigger ka, mahihirapan kang manipulahin agad. So, okay. Talagang magmamanifest siya sa buong katawan mo. So, medyo dark. Pero na-experience ko dun is marami. Pero, then, bakit ka nagpa-check? I mean, was this because of the 2001 pandemic? Ang nangyari kasi ito, kuya, Cheryl. So, yung pinaka-trigger ko is yung pag-arte talaga. Siya talaga. Kasi, dun ako nagsimulang yung sa Lost Recipe. Nadala ko yung character ko sa bahay. Yun. Sa Lost Recipe? Okay. May mabigat din yung character. Okay. So, nasa bahay na kami, yung character ko kasi dun, ano eh, parang perfectionist. Okay. Tapos, medyo may angas, ganun. So, parang pagdating sa bahay, pati yung airmat ko, kinokorrect ko na siya sa kusina. Okay. Pero sa kanya, ako natuto magluto. Luto? Oh, pero, tapos, lagi ako nananagip sa cooking show ako, ganun. Okay. 2 weeks, siguro, straight yun. Magsasalita ka mag-isa. Ano yung na-explain mo sa pagluluto? Sabi ng namin. Ano? Ano yung na-explain? Tapos, wala, sobrang OC ko pag nasa kusina. Pati yung mga knife, pati yung mga... Sabi, parang hindi normal to. Ang tagal na nito, hindi na ako komportable. Tapos pag may nakita ikaw ako... Ikaw mismo yung naka-realize doon. Na, hindi tama yung ginawa mo. Dapat inuna mo muna to. Ganito dapat. Tapos natingin na lang siya sa akin. Parang, ikaw na kaya magluto. Ganun, di ba? Ikaw na magluto. Sige, ako na nga. Basta ganun. Nadala ko siya sa bahay. Tapos, yun nga, yung nasa kwarto na ako, tapos parang feeling ko nagtatrabaho pa rin ako. Kat, nakakarinig ako ng ganun.
Okay. Naghanap ako ng camera sa... Magigising ako in the middle of the night, parang hinahanap ko yung camera ko. Tapos marirealize ko na lang, kwarto ko to ah. Oo. Pagod na ako. Lagi nangyayari sa akin na magigising ka na. Ah, okay po, sorry Derek. Gaganong ka. Seryoso. Legit. Ganon kasi na-experience. Sabi ko, di siya normal. Tapos parang nagkasunod-sunod yung impulsive na decision ko. Impulsive driving, ganyan. Tapos nagbe-breakdown ako. Na... Out of nowhere, about realizations. Ganun ako eh. Nagsosolo, tapos nag-iisip ng mga bagay-bagay. Tapos sabi ko, dati ganito naman talaga ako eh. Pero bakit sa... nahihirapan akong lampasan ngayon yun. Diba? Parang hindi siya normal sa akin. Buti pa aware pa ako nun. Pero maraming times na nagda-drive lang ako mag-isa, nire-record ko yung sarili ko na kunwari may kausap ako. Para... ayaw kasi madistorbo ng ibang tao. So, tinitrick ko yung sarili ko na nag-o-open up ako pero sa sarili ko lang din. Ganun siya. Tapos na-experience ko rin yung hirap mo, no? Parang may dalawang nag-o-conversate sa utak ko. So, sobrang nasa kwarto lang ako. Parang iniisip ko yung hindi pa mangyayari. O bakit kumiinom? Parang ganun. Conversate siya sa utak. Bakit kumiinom? Ano naman, parang gano'n. Pero ako lang din yung mediator ng sarili ko, gets? Mahirap siya explain. Mahirap eh, oh, pero... Mahirap siya explain, pero nung na-experience ko mas yun, mahirap siya ma-experience, I'm sure. So parang, nagpa-consult na ako nun. Sabi ko, takot ako eh. Buti natakot ka. I mean, buti nagpa-consult. Buti hindi ka nahiya na... Nahiya ako, kuya, kasi aware ako sa mental health issues. Eh. Alam ko siya, sinusulong ko din siya eh, somehow. Tapos, hindi ka, sige. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko kung may kakilala sila. Siyempre, private message lang na baka may kakilala kayong ganito. Kailangan ko yata magpa-check. Tapos, nung una, diagnose sa akin, yun nga, bipolar 1, PTSD, tapos ADHD. Dyslexic ka rin. Okay. May times na sumusumpong siya. Hindi siya yung all the time. Pag napagod yung utak ko, doon, medyo nag-ano siya. Naglalaro-laro sa mata ko ng letters. Okay. Nahirapan akong basahin. So, paano mo siya nalampasan? Paano mo siya... Nagpa-check ulit ako, second opinion, sa ibang psychiatrist. Same na ganun same. Ganun pa rin. Oo. So, parang, doon ko lang sinabi na, totoo siya. Oo. Parang, nahirapan ako yung acceptance, yun yung pinakamahirap na stage. Na, tatanggapin mo na, oo nga, totoo. Totoo siya. Totoo. Hindi ka normal. Unang-unang stage na inano ko is yung acceptance. Kasi, which is good. Parang nung natanggap ko siya, saka ako lang din nasabi sa magulang ko. Yung magulang ko, hindi pa nila paniniwalaan. So, hindi ka nagpa-check dahil alam ng magulang mo. Hindi. Solo mo to lahat. Solo ko lahat yun. Hindi mo to shinare. Hindi pa agad. So parang, okay. Inano ko lang siya. Parang, pinagdaan mo to mag-isa. Okay. Yun kasi yung pagkatao ko before. Recently, nagiging open naman na ako sa kanila. Tapos yung nasabi ko sa magulang, hindi sila naniniwala, lalo airpot ko. Utak mo lang yan. Ganun siya eh. Hindi, yun ang mahirap sa alin eh. Sa mga medyo nakakatanda sa atin eh. Hindi uso sa amin yan maraw eh. Anong ADHD? Makulit ka lang. Hindi uso sa amin yan araw. Utak mo lang yan. Ganun sabi ko. Tapos yung panganay ko na ate, dun isa anak ni mama sa first family niya. Si ate pa yung nag-explain kay mama mo, kila daddy na ganito, ganyan, ganito yung dapat, itindihin, ganito, ganyan. So, doon pa lang sila nag-start. Pero may mga triggers ako na hindi nila talaga ako na-handle. So, parang, hindi nila ako naiintindihan. Pero hindi ka violent? Napagdaanan ko siya ako, nagsiself-harm ako before. Sorry ha, tinatanong ko to guys, ano to ha, maselan yung topic. Pero minsan kasi mas makikinig kayo sa mga mas kilalang tao, sa mas sikat. So you know that it also happens to the best of us, Kelvin. And makakatulong kung sorry sa mga tinatanong ko. So, okay lang naman. So isalan naman din siya ibahagi para mas makita nila yung kung paano siya nangyayari. Oo. Para mas maging aware yung mga... So nadaanan mo yung pagiging violent? Nag-self... Hindi naman sa ibang tao. More on sa sarili ko lang. Na minsan nai-hit ko yung sarili ko. May mga dark thoughts talaga ako na minsan yung impulsive driving ko, gusto ko nilang ibang gayang kotse ko. Oh, how do you stop it?
yun nga, ginagawa ko yun, yung cellphone na yun, na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero nag-breakdown na ako nun. Meron pa rin akong awareness, yun pa rin yung buti. Oh. Pinagpapasalamat ko yun, na parang hindi pa rin nawa, hindi pa rin talaga ako totally nawala. Oh. Kasi aware pa ako eh. Tapos, yun, tinatanong ko lang, normal ba yung ganito? Normal ba yung ganyan? Hindi siya normal. Hanggang sa natatanggap ko na sa sarili ko, okay. Aware na ako, oops, ayun na naman. Dumadating na naman siya sa, bibisitahin na naman ako, matitrigger na naman ako. Oh, oh, oh. So parang dun pa lang, ano yung dapat kong gawin? Agad. Oh. Ngayon alam mo na, parang patrigger pa lang siya. Na. Pero minsan kahit, alam mo na, kahit aware ka na, talagang papasuhin ka pa rin niya, babasagin niya pa rin yung awareness mo. Oh. Parang, hindi mo pa rin siya makokontrol. Talagang papasok at papasok siya sa'yo. Importante, kasi sabi mo, most of the time, ikaw lang. Hmm. Hindi ba importante na dapat may nakakausap ka rin? Importante yun na, kasi therapy yun. Yun na. Halimbawa, may makakakwentuhan ka. Actually, yung ito, itong part na to, part din siya, na, parang therapy na din to yun. Na-open mo siya. Okay. Dapat talaga maging open. Kasi, wala namang mararating kung sasariliin mo lang lahat ng bagay. Totoo. Walang mangyayari sa'yo kung sasariliin mo lahat ng bagay. Kaya nga may pamilya eh. Kaya nga may kaibigan eh. Hindi ko naman sinasabi na yun lang yung purpose nila, pero yun yung essence ng family and friends. True. Diba? True. Nandyan sila para sa'yo. Bakit hindi mo buksan yung sarili mo? Usually kasi sa sobrang pag-iingat natin, nawawala na tayo, tumataas sa sobrang taas ng wall natin, kahit sa sarili natin, kinakain na tayo ng ego natin eh. Hindi, akin lang to. Hindi, akin lang. Hindi siya maganda eh. Hindi siya magandang gawi or nakasanayan natin na stigma na to. Pag lalaki ako, kaya ko lahat. Kailangan tigas. Sigan, tigas ka. Hindi eh. Kailangan mo i-admit na, hindi, tao ka, human ka. You have feelings na nagagasgas. Diba? So, yun lang. Yung first na yun, yung acceptance na yun, yung pinaka mahirap bago ko siya na-share sa public. Yun yung pinakamahirap stage. Sa mga nagsasuffer ng ganyan, anong pwede mong advice sa kanila? Hindi naman kayo nag-iisa. Marami tayo. Hindi natin kailangan sarilihin o bitbitin yung mundo kasi hindi natin talaga kakayanin. Diba? Kumbaga, hayaan natin tayo yung umikot sa mundo. Huwag natin paikutin yung mundo sa atin. Kasi hindi yung mundo yung may kailangan sa atin. Tayo yung may kailangan sa mundo. So, share natin kung ang lahat naiisip natin, thoughts, experiences, stories, yun yung pinakamasarap na feeling. Mag-share lang kayo na mag-share. Tsaka feeling ko dapat tamang tao, pumili ng, hopefully, family. No? Family, I mean, friends. Ito ngayon yung family mo, nakakausap mo na about. Naging ano, mas naging sila... open ako sa kanila. Oh. Para gets na nila pagka mayroon akong pag may triggers na ako, okay, bibigyan lang nila ako ng time. Or minsan sinasabi ko pa rin na, please, mamaya na kasi hindi ko naiintindihan yung nangyayari, naguguluhan ako, natataranta ako. Ayun na yun eh. Yun na yung start nun lagi. Yung parang agit ako. Teka, ano ba gagawin ko? Parang ganun. Doon na yung mabubutas na ako pag ginayaan ko siya na ganun. Sandali lang. Teka lang, uupo muna ako. Kailangan ko huminga. Yun lang yun. Nangyari na sa'yo yun during work? Once. Nangingi ako ng oras sa director. Minuto. 2 minutes. Sabi ko, direct, may... Bakit? Ano nag-trigger? Yung eksena. Oo. Parang, na-invite ko siya masyado. Tapos, sabi ko, direct, alam mo ito ni direct, Zig Dulay. Zig Dulay. So parang, nasa MPK kami na. Oo. Magti-take na. So parang, na-agit ako. Ah, hindi ko alam gagawin ko. Ano parang gusto kong umuwi? Ganon. ayoko na, ganon. Hindi pwede. Ganon. Nagdalaban ko. Yun na naman. Time ka lang. Pero, yun yung nangyayari sa utak mo na, umuwi ka na. Hindi pwede. Nakakumit ka na sa work mo. Papaya yung magulang mo, ikaw yung sarili mo, yung manager mo, lahat. Pag umuwi ka, ano gusto mo? Ganon. Hindi, kailangan mo ng pahinga. Ganon. So ko, hindi, direct, sorry. Pwede ko po ba kayo makausap? Ganun. Ganun ako siya. Bakit ka ba kayo makausap sa director? Hindi kailangan. Daming tao. Apat pala yung kausap. Sorry. Pinapagaan ko lang. Tapos yun, kinausap mo si Direk Zig. Parang ganun. Na,
ano yun, Kelvin, parang inamin ko lang sa kanya, first time kong i-out yun sa work. Oo. Kasi po, may ganito po ako eh. Ganito po, pwede po bang tingin ng 1 minute or 2 minutes? Kailangan po lang umiinit. Parang gin-round ko lang yung sarili. Oo. Kailangan direct na ano po kayo, na atake po ako, nato-trigger ako sa ito. Kalagay, magtitake na tayo, Kelvin, okay ka lang ba? Kaya mo ba mag-work? Kaya ko po, bigyan niyo lang po ako ng 1 minute or 2 minutes. Sige, bigyan ito ng 5 minutes. Pero buti, malaking bagay na ano okay. Si Zig. Oh, diba? Sobrang... Kasi kung yung director nung, anong ano, 2 minute ka dyan? Diba? Sobrang laki ng ano, ng pasasalamat ko ng time. Wala, ang ginawa ko lang, nagubad ako ng chinelas, tapos, di, nagubad lang ng chinelas, tapos umupo lang ako sa lapag, tapos, nag-meditate lang ako. Okay. Okay lang. So, tapos, parang, ready na ako. Kailangan lang kumalma ka. Tapos, basa ulit ng script, binalik ko lang yung sarili ko sa reality. Ito ka. Ito yung present. Okay. Galing. I mean, alam ko mahirap, pero at least open ka, tapos nagagawa mo ng parang. Kasi it would be a learning. Oh. Pero at least I'm happy na nagpa-check ka, nagkaroon ka ng lakas ng loob. Sana kayo rin, di ba? Kapag may mga hindi na kayo alam. Kasi ano lang, you have to be open. Wala naman masama. Walang masama. Sa mga taong pinag-aatiwala mo, hindi naman sa lahat ng tao. Hindi naman requirements na sa lahat open ka. Hindi. Kasi meron ka pa rin dapat privacy para sa sarili mo. Protection mo yun. Kailangan mo. Ano mo yun eh. Gift sa'yo yan ng universe. Mm-hmm. Hindi mo yan ipag-aakit sa sarili mo. Pero sa mga sa pamilya mo, sa kaibigan mo, mas okay na magkukwento na. Kung kahit na paano ka magkwento, kung tough love ka or soft boy ka or kahit na ano, just be yourself lang. Always. Galing. Tapusin na natin yung ano, medyo last picture na tayo. Doon tayo sa magaan. Sabi na mabigat eh. Oo eh. Oh, ito. Yung, again, katulad na sinabi ko, rookie of the year para sa akin, ikaw yung nakita ko na iba yung rise to stardom mo. How do you handle it? I mean, na-expect mo ba na magiging ganito ka, dire-diretso yung trabaho mo? Feeling mo ba, deserve mo siya? Sa totoo lang, kuya, babalikan ko yung kanina, yung sinabi ko na nag-aalala din ako dun sa mabilis. Kasi parang pagdating mo dun, tapos bigla kang bumaba ka lang ng konti. Siyempre, hanapin mo yung rurok na yun. Correct. May ibang dating talaga siya. So parang... So, galing sa'yo ha, sinasabi mo merong ibang dating. Nafe-feel mo yun? Nafe-feel ko yun, pero since aware ako, hindi ko nilalagay yung sarili ko. Kasi choice yun eh. Choice yun ng tao. Tama. Baga, hindi siya porket nandun ka na sa taas, eh ano na, okay, malaki na ulo ko, eh proud ka. Yung walang maging masama, proud ka, pero balance pa rin eh. Alam mo pa rin eh, pipiliin mo pa rin kung paano ka maging proud sa tamang paraan. Diba? Hindi ko naman sinasabing perfecto ako na tao, pero aware lang ako sa mga nangyayari. Aware lang ako sa sarili ko kung kailan ako dapat. Teka, oh, sobra na yun. Hindi ako nagsasalita kasi kahit sa sarili ko, inoobserbahan ko eh. Correct. So, nakakatakot yung mabilis na ganun. Pero thankful ako, grateful ako na merong yung mga blessings na dire-diretso eh. Parang sipag kasi na manager ko eh. Oo. Ano kaya natin? Di ba? Ano eh? Sobra yung ano yun eh. Nagmamadali sa porsyento. Apat yung pelikula eh. Tama? Yung pelikula ito. Apat? O kita mo? Apat oh. Dire-diretso. Hindi ko naman masasabing hindi mo deserve. Kasi... Katulad nga na sinabi ko, nakita ko yung pag-improve mo. So kung meron mang may deserve, ikaw yun. Mm. Tapos sinasabi mo na, nakikita ko at sinasabi mo na, aware ka, ayaw mo maging mayabang. Tama rin yun. And I'm happy na ganun ka. May sitcom ka pa. No, diba? Dapat medyo ayusin mo na kaysa dun sa bubblegum days mo. Oo, diba? Oo, medyo ayusin mo na to. Mapapahiya ako niyan. Talaga. Kasama mo, diba? Kasama ka sa sitcom ni Senator Bong. Oh, yes. Senator Bong. Isa kasi na Beauty, na Kate Valdez. Ngayon si Beauty, ate mo. Ate yung, Beauty. Oh, pag nag-ano ka, pag nag-eksena kayo, hindi ito yung teacher Bridget. Ha? May pelikula pa kayo. Ano? After all. Ano naman yon? Love story nyo rin. Nyo? O kita mo, baka malito ka kay Beauty. Hey, hi, ate. From leading lady, ate, tapos leading lady. Huwag po ate. Huwag po ate. Yan na yung title. Doon na lang natin direct, huwag po ate na lang. Pero yung mga movies mo, nakita ko rin, merong ang ginagawa
kasama mga premiadong aktor. Oh, diba? Ponzo's, ah, directed by Adolf Alex. Siya rin yun, yung after all, kay Direk, Adolf Alex. Okay. Nakita ko eh, may Tito Ronaldo Valdez, si Lot, may ano. Si Ate Janice, si Aramina, si, ang dami. How's it working with Gina Pareño? Gina Pareño, kumusta makipagtrabaho sa mga ganun katatanda? Ng mga ganun ka-veterano. Matututo ka sa mga, lalo kay Tito Ronaldo. First time ko pa lang nagpunta sa set last time. Si Tita Gina pa lang yung nakita ko mag-work. Okay. Nandun pa rin siya. Nandun pa rin siya. Talagang nawiwindang pa rin ako. As in, kahit na nandito sa stage yun na to, talagang nagiging fan pa rin ako eh. Galing niya. Sabi ko. Oo. Ayun siya. Ayun yung puso niya. So, parang, share ko lang din. Parang naging emotional nga siya nung time na yun. Parang, na-miss niya yung pag-arte. Ganun. Kaya nung binigay niya yung scene niya, matalang talaga. Ulo pa. Anep. Actually, ang maganda sa iyo, ang nangyayari kasi habang umaangat tayo sa acting, sa career, minsan nagkakahon ng role, eh, di ba? Most of the time, teleserye, laging ganun. Ikaw, medyo diverse yung mga ginagawa mo kasi nakakapag-pelikula ka and everything, which is good. Kasi ano yan eh? Para nagiging break sa akin yung ano, pelikula. Yung pelikula. Kasi yung artistic side mo, nalalabas mo rin eh. Pero kasi aminin naman natin na sa serye, meron stigma. Ito yung kailangan. Ito yung kailangan. Nandun tayo nakakahon. Kahit na ano maging role natin, nakakahon tayo. Pero it's just nakatuwa sa mga serye nga na namabasag na siya unti-unti. Correct. Namabasag na siya. So, malaking bagay din na nakakapag-pelikula ka, hindi lang sa TV. Kasi iba yung medium ng TV saka sa pelikula eh. Diba? True. Sa pelikula, konting galaw mo lang, konting nuances, ang laki-laki ng kitang-kita mo. Sa TV kasi, medyo kailangan mas malaki ng konti. So, nagbabago-bago siya. Masaya. Ayoko lang din ma-typecast ng ganun. Kaya ako siguro ginagawa yung ganito, Kuya Pao, na kahit pa paano, binabago ko yung physique. Hindi naman sobra, pero nag-e-effort ba? Na kahit pa paano, dun ko na lang malabas yung ito yung para sa kanya, ito yung para sa kanya. Yung artistic side. Doon ko siya din yung focus. Any role na gusto mo pa magawa, regardless kung TV o movie, kung meron kang pangarap na magawa, gusto ko talaga makagawa ng parang Fight Club. Oo. Galing. Mahirap yun. Oo. Pero paghahandaan mo yun. Paghahandaan. Ilang buwan kang hindi kakain. No? Legit. Parang sarap eh. Oo. Pero ganun. Ganun ang gusto mo. Fight. Oo. Paano? Pero maganda nung pelikula lang. Kasi kung TV na Fight Club, pelikula lang. Tatlong buwan na. Tatlong buwan na. Ang hirap nun. Pelikula lang. O kaya yung ano, guys, kung sa love story naman, parang Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nice. Yun yung mga dream ko na gustong gawin. Last question ko lang sa portion na to. Yung, babalik lang ako sa mental health. Meron bang role na medyo delikado for you gawin na might trigger yung anxiety mo or your ano ba tawag doon? Okay. Hindi ko alam paano sa iyo. Disorder. Ayoko kasi magkamali. Sa totoo lang, Kuya Pao, yung trabaho ko, ito. Oh. Yung acting talaga. Delikado. Okay. Ano siya? Nakaka-trigger siya talaga. Kasi, magbabasa ka lang ng script, mag-a-analyze ka, prepare ka para sa character. Siyempre, kailangan mong kilalanin yung sarili mo, nasan ka ngayon, para makabuo ka ng panibagong mundo ng character. Diba? So, yun yung nakaka-trigger na akala nung iba na madali lang mag-prepare ng character. Pero mahirap eh. Kasi, natitrigger ako. Parang, ngayon, kung natitrigger ka, ba't di ka huminto, Marte? Mahal ko eh. Masaya akong gawin siya eh. Kumbaga, kasama na siya sa guilty pleasure ko. Pag-arte. Gusto kong magkwento. Gusto kong gumanap. Kahit ano, okay. Kahit ano ibigay sa akin, okay. Gusto kong gumanap. Kaya, nasa sa'yo na yun kung paano sa ihan. So, kung trigger man ako, parang kasama yan sa choice ko eh. Alam mo yung consequences, yun lang yun. At least hindi ka huminto. Kailangan ng maayos umarte sa industry. Pero pag
syempre di ko talaga kaya, nagiging vocal naman din ako sa manager, di ko kaya muna tumanggap. Kailangan ko mag-break ng konti. Ano na ang pinakamatagal mong hiningin break? 3 days nga. Three days lang? Tayo. Tapos, doon pa, minimessage pa ako sa trabaho ko eh. Sabi ko, 3 araw lang. So, break muna ako. Hindi ko sandali lang ako. Holy Week naman. Holy Week pa pala. Hindi ba nagtrabaho. Holy Week mo, no? Diba, ang galing mo yung mga sako. Diba? Minimessage ko, tapos nagtatawag ko. Sabi ko, sir, patapusin mo muna ito. Wala pa ka eh. Pero ate, at least okay yung relasyon nyo ni, ano, ni tayo. Para mag-tropa yun din naman yun. Yun na nga, importante rin yun. Yung mismong... Aminado ako yung pinaka talent. aminado ako dyan. Kasi, wala eh, ganun ako eh. Oo. Oh. Siguro, mamimisinterpret siguro ng iba pagka ano. Pero sa akin, yun yung pakitungo sa akin eh. Doon ako. Yun yung nag-work eh. Nung ngayon, una, ano ka? Ano tawag? Peking tisoy? Peking tisoy, yun. Ngayon, laspag na tisoy. Diba? Opo, dati opo-opo. Ngayon, siyempre, lalo ngayon, dapat alagaan mo yung... Totoo yun, ha? I mean, kahit sa trabaho, ako, siguro yun lang yung mabibilin ko sa'yo na regardless, huwag kang mahiya sa trabaho. Kung mental health mo naman yung kapalit, di ba? Oh. If you need to rest, you rest. Ginagawa diba? Ko naman siya. Kasi... parang walang say-say yung pagmamahal ko sa ginagawa ko kung hindi ko rin naaalaga. Sarili mo. Mamaya, mas sobrang kuha ka ng kuha, grab ka ng grab, masisira ka na. Paano pa magagawa yung mga susunod pa? Kailangan mo rin mag-recharge. Hindi naman tayo robot eh. Yung robot nga nasisira din, di ba? O yung technique o gadgets nasisira din. Tayo pa kaya na nagkakasakit. Diba? Delikado. So, kailangan mo rin magpahinga. Sir! Kanino, teka, alam ko na ko-compare ka sa mga ibang mga, ano eh, mga kaedaran mo. Sino ang pinaka gustong-gusto mong na ko-compare sa'yo? Sa totoo yung wala eh. Wala. Siyempre, kanya-kanya eh, diba? Kasi ako, ito ako, hindi ko nga binago yung pangalan ko eh. Kung anong totoong pangalan yung ginamit ko. Ano, edad ko eh. Kasi gusto ko, ako lang. Ako lang to. I mean, ako lang siya, si Kelvin. Meron ka ba mga pinag-aaralan, ano, last ano to? May mga artista ka ba na pinag-aaralan ng kaedaran mo? Para hindi mo magaya or whatsoever? Wala naman. Kasi sino ba mga kaedaran? Most of the time, si James? Ano ka ba? James Reed? Yun ba mga kaano mo? James, Enrique? Sa akin. Daniel. Ano ka rin eh, di ba? O, sinasabi nila yun, yung mga kawig ko daw. Daniel Fernando, ha? Hindi Daniel Badilla. Huwag ka masyado. Kaedad, sobrang kaedad ako na. Huwag ka mag-feeling, ha? Oh. Hindi Daniel Badilla. Daniel Fernando. Kaya naman sa Daniel Fernando. Si Gob. Gob. Hindi, pero, did you, kasi nakita ko yun, you were being compared sa iba, sa kanila. Napag-aralan ba sila? Or para lang... Hindi, para alam mo dumistansya. Pag sinasabi lang ng iba na lalo yung mga director o parang nalalapit ka dito kay ano, medyo template natin. Hindi naman ako nanonood ng kahit na anong pelikula or serye nila eh. So, ayoko nga panoorin kasi baka mas lalo kung kahit sabihin ko na hindi ko naman gagawin, baka kakaiwas ko, mas lalong lumapit. Correct. So, kung ano sabihin ng director, yun lang ako. Bawasan natin to kasi medyo nalalapit kay ganito. Okay. Iwas natin kay ganyan. Iwas natin. Yun lang naman ako. Ano naman na-feel mo kapag kino-compare ka sa... Minsan okay. Okay sa akin. Kasi syempre, kilala silang personalidad. Eh. Diba? Parang sa akin, na-appreciate na, oy, medyo ka-ganito mo si, ano, kadating mo si ganyan. Okay, sige. Thank you po. Pero syempre, minsan na-ano rin ako na parang, ako to yun. Dito lang ako eh. I mean, hindi ko siya pinilit. Hindi ko siya wala akong ginayahan. Kung ano lang yung komportable akong magdamit, eto lang ako. Yeah. Kung paano ako magsalita, eto lang ako. Wala akong ginagaya kahit na sino. Okay. Thank you. Maraming. Palakpakan natin, Kelvin. Itong next portion natin, maigsi na lang to. Bagay na bagay sa iyo to. malamang mabash ka dito. Simple lang to. Ang title dito, Spit or Swallow. Okay? Spit or Swallow. Relax lang. Relax lang. Hindi siguro doon hindi ka mabash. Spit or Swallow.
May mga ibibigay ako sa yung konti lang to, bibigay ako sa yung situations, spit kung hindi mo type, swallow kung okay sa'yo. Okay? Una, acting workshops. Swallow. Sa anong paraan? Dapat ba laging nag-workshop ang mga artista o yung workshop dapat base lang sa role na gagawin? Para sa akin, mas maganda yung workshop na para sa character. Para sa character lang. Para mas maging malinaw. Mm-hmm. Kasi, gets okay naman din yung fundamentals na aaralin mo yung fundamentals ng acting. Kasi, kailangan mong alamin yung instrumento mo bilang actor. Di ba? Hindi naman porket na nandyan ka na, alam mo na lahat eh. Mm-hmm. So, dumanga sa workshop para aralin yung fundamentals. Pero kung naaral mo na yung fundamentals, para sa kailangan naman yung workshop for developing character. Character. Spit or swallow, love teams. On your part, ka-love team. Spit ako dyan eh. Spit. Hindi, okay. Ano natin ha? Bakit ka spit? In terms of... Hindi naman. Sige, lilinawin ko siya. Spit kasi parang gusto ko mag-explore. Kaya parang... Ayaw mo lang maging love team based. Okay? Thankful din ako na parang na-explore ko yung iba-ibang katrabaho. Correct. Iba-iba kasing experience, iba-ibang learnings. Correct. Iba-ibang personality, iba-ibang learnings din yun. Correct. Meron silang naiyakatid na karunungan sa'yo. Knowingly and unknowingly. So... Okay. Yun yung trip ko. Kaya ayoko. Ayun lang naman yung kung bakit, dahilan kung bakit ko nasasabi yung spit sa love teams. Pero okay naman kung meron. Para lang malinaw ha. Hindi yung ano, kumbaga okay sa'yo may ka-love team. Ayaw mo lang maging dun base ang career mo. Okay? Relax kayo ha. Kalma lang. Magta-type na naman mo. Ha, ayaw mo ng love team. Babaero. Hindi, joke lang. Okay. Last na to. Yung regardless kung lalaki o babae, pag-flex ng katawan sa social media. Depende. Pero sa bakit? Akin, ayusin mo yan. Depende. Babae o lalaki to, ha? Depende siya eh. Bakit? Hindi ko masabing spit, hindi ko rin masabing swallow kasi nakakatakot sagutin yung tanong mo. Sa totoo lang kasi, ano siya eh. May mga opinionated na tao, mapakan ko yung ano nila eh, yung pananaw nila eh. Pero para sa akin, so yun lang. Para sa akin lang naman, okay lang din naman yung paminsan-minsan. Okay. Pero wag naman yung sobrang dalas. Pero syempre, pinaghirapan mo yun kung nagpapakan. Lalo kung pinaghirapan mo, bakit hindi mo ipakita? Okay lang naman yun. Diba? Pero kung yung lagi na lang, parang ganun yung ginagawa mo. Para sa akin lang to, Kuya Pao. Para sa akin to, guys. Para sa akin lang to, ha. Parang ayoko naman din, gusto ko pa rin naman bigyan ng respeto yung sarili ko. Para si nakakaya din naman yung lagi ka nakahubad. Ganun. Correct. Yun. Correct. Sa iyo yun. Sa akin yun. pag halimbawa, yung mga babae, kunwari, nag-post ng sexy. Para sa'yo, ano yung too much? Ganun lang din naman. Kumbaga... Hindi na ako rin sagutin. Low lang kita. Hirap na hirap din sumagot. Hinakabasa ako eh. Hirap na hirap din sa baro gagawin. Hindi yung ano, Kuya Pao, yung ano lang kasi yung paano ba ako sasagot? Sagutin mo. Nagpapawisa na si Kelvin. Maraming salamat, Kelvin Miranda. Thank you, Paolo. Thank you, Just Aim. Maraming kakapuso. Sana may natutunan kayo. Actually, ito, feeling ko ito yung merong pinaka may matututunan dahil sa mga binring up at in-open up sa atin ni Kelvin. Kung meron kayong mga gusto mapanood ng mga past episodes, you can just go to the Sparkle YouTube channel or sa Sparkle Facebook channel. Pati sa Facebook page ko, nandyan din yan. So, magkita kita tayo next week dito lang sa Just In.